Ibig sabihin ba nito ay after ito ay wala na kayong technically ay puro online na ang klase nyo? Or ako na ang last yung ano? Tama ba? May 3 to 6 pa po sana ng klase, face-to-face po. Kaso ang prof po namin ay meron lang pong inaasikas. Ah, so semester tayong 3 to 6 ay parang okay na. Oo, ano siya? Asya, ano na lang, babal ka na lang. Nagtatagal lang kasi. Babal ka na lang natin siya. Next. Aldobino. Aliyah Maxine. Nga pala, thank you, Don Janela. Babalik, punta tayo kay Aldobino, Aliyah Maxine. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Mm-hmm. Aliyah na lang po. Aliyah na lang. So, thank you, Aliyah. Next. Aledo. Ed. Bienzar. Bienzar. Good afternoon po. Bien na lang po. Thank you, Bien. Next. Ano ba to? Alog. Altea May. Good afternoon po, sir. Altea na lang. Good afternoon. Then tama naman yung apelyido, ang pagkasabi ng apelyido mo? Alog? Or Alog? Yes po, sir. Alog. Alog. Thank you, Altea. Next, Baha, Justin Villeo. Villeo. Good afternoon po, sir. Justin na lang po. Mm-hmm. Yes. So, thank you, Justin. Next, Balderrama, John Reds. Good afternoon po, sir. Reds na lang po. Thank you, Reds. Next, Bantayan, Almark Ibrahim. Ibrahim. Good afternoon po. Almak na lang po. Ano yun? Ah, Almak. Tama ba yan? Yes po. Almak po. Okay. Almak o Almak? Almak po. Ah, Almak. Thank you po. So, thank you, Almak. Next, Barcelos Aldrich. Good afternoon po, sir. Ano na lang po? Aldrich na lang po, Aldrich. Aldrich. So, thank you, Drich. Next, Benedicto. Benedicto Andrian Paul. Good afternoon po, sir. You can call me Ian po. Thank you, Ian. Next, ano to? Bayo Emmanuel. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Pwede niyo pong tawagin sa surname ko po, Bayo. Bayo. Medyo mahina ang dating mo, pero narinig ko naman. So, thank you, Mr. Bayo. Ayusin mo sa sunod, ha? Para warang problema kapag nagtatanungan. Next. Bortanog. Rain. Good afternoon po, sir. Rain na lang po. Magtagal na rin ang signal. Nawala na siya? Okay pa ba ang signal rain mo? Rain na lang po, sir. Good afternoon. Mag-robot ikaw? Ah, rain na lang. And then yung second name mo ay Aisley? Ano ba yan? Yes po, sir. And then, last name would be Bortanog, tama na yung pagkakabagit ko. Apo, sir. Tama ba?
May itang signal na rin. Kaya kung chat, ayan, okay na. Okay yung anong portanot na. Sige. Kung may itang signal. So, susunod na. Harap ng signal. Ano lang wala kasi? Marami ang mahababa lang kasi yung i-discuss ko. Kaya ako'y magdiretso na. So, anyways. So, thank you, Rain. Next, Brillantes. Rayona May. Good afternoon po, sir. Rayona po. Rayona. Thank you, Rayona. Next, Wison. Christian Carl. Good afternoon po, sir. Yung surname ko na lang po, Wison po. Din. Wison. So, thank you, Mr. Wison. Next, Camino, Robert Mitchell. Ah, Kanimo pala, sir. Kanimo. Good afternoon po, sir. Robert na lang po. Robert. So, thank you, Robert. Next, Katapang, Giancarlo. Katapang, Giancarlo. Ano pa siya? Yung OBI po siguro, sir po. Ayan. OBI din. Sige, balikan ko na lang din. Next, Katibog. Lazir Joseph. Present po, sir. Sa paano name kita tatawagin? Jan Ray na lang po. Jan Ray. So, thank you, Jan Ray. Ha? Magka, mali ata ang tingnan. Opo, sir. Jan Ray po yung katibot. Sige. Nakamali nga katibot pala. Oo, mali kasi Katibog, genre pala. Ah. Pero yung kanina yung Katapang Giancarlo, wala pa rin nga. Nandyan ba? Janela, pa-double check naman. Hindi ko lang. Nasa cellphone lang kasi ako nag-ano. Wala pa nga yun. Anyway, nagtatagal nga. Nagkamala akong tingin. Anyway, so salamat doon, genre. Next. Ano to? Daelo. Lasir Joseph. Lasir na lang po. Ah, Lasir. Dahil yung last name mo, ano yun? Daelo? Opo, Daelo po. Daelo. Thank you, Lasir. Next would be Deluna, Japet Gilbert. Good afternoon po, sir. Japet na lang po. Thank you, Japet. Kulangan, Daniel Joseph. DD na lang po. Di ba present po, sir? Di ba ko lang, DJ na lang po. Ano? Ulitin mo, naputol ka kanina? Kahit DJ na lang po. Ayan, putol ka ulit. Ulitin mo ulit, naputol ka ulit.
Present po, sir. Kahit DJ na lang pong tawagan. Ako nahihirapan. Ah, DJ, ayan. DJ. Opo. Thank you, DJ. Thank you nga, DJ. Next. Dongon. Aliana Rain. Good afternoon po, sir. Aliana na lang po. Thank you, Aliana. Next. Estoy Leydes. Yan, Peter. Estoy Leydes. Nasa biyahe po, sir. Naman tingin. Tama naman. Ah, nasa biyahe din. Anyway, okay. Continue natin. Sige, thank you. Next, Evangelista. Queen Christopher. Good afternoon po. Topper po. Mm-hmm. Topper. Thank you, Topper. Next, Leyesa. Adrian L. Adrian lang. Good afternoon po. Pwedeng Adrian na lang po. Next, Liabe. Present po, sir. Zygel. Zygel Nicole. Zygel Nicole. Tama ba yan? Zay na lang po. Zay na lang po. Zay. Then, paano ang pangalan? Ikaw na lang magbanggit ng first name mo? Zygel po. Zygel. Okay. Thank you, Sai. Thank you po. Next, Makuha, Rainiel. Good afternoon po, sir. Rainiel po. Rainiel. So, thank you, Rainiel. Next, Maramot, Kent Irvin. Sir, Maramot po. Kent na lang po, sir. Nagkamali nga ako nun. Kasi anyway. Continue tayo. Next, Mendoza, Kurt Hennessy. Good afternoon po, sir. Hennessy na lang po. Thank you po. Thank you, Hennessy. Okay. Next, Pahamtang, Rip Van Winkel. Rip Van. So, thank you, Rip Van. Next, Patulot, Jan Remar. Good afternoon po, sir. Remar na lang po. Next, Pediglorio. Pediglorio Renzo. Renzo Ray. Present po, sir. Renzo na lang po. Thank you, Renzo. Next, Perez Janel. Good afternoon, sir. Janel na lang po. Thank you, Janel. Next, Perez Tristan. Po, sir. Patrista lang po. Ananat? Naputol ka kanina?
Ulit niya. Naputol ka kanina. Ulit nga, ulit. Naputol ka kanina. Putol ang dating mo saan kanina. Baka mali nga ako. Aha. Mali nga ako. Ano. Kaya. Baka kaya ako na. Wala mo nang lalabas ha. Magre-reconnect lang ako. Thank you. Wala mo nang lalabas ha. Pire-reconnect lang ako. Yeah. Ayan, balikan natin si Perez Tristan. Opo, sir. Good afternoon po. Sa panangin nga ata, naputol nga kasi kanina. Sa panangin kita tatawagin. Kung may problema sa mic, kahit i-type mo na lang para tayo ay... Tristan na lang po, sir. Hindi po na ganang mic ko dun sa aking phone eh. Ah, sa sige, yun nga. Ano nga, Tristan nga. Naputol ka nga kasi kanina. Tama no, Tristan. Tama? Yes po, sir. Ah, sa sige. Thank you, Tristan. Next. Ramos, Kayla. Good afternoon po, sir. Kay na lang po. Ah, Kai. Tama ba yun? Yes po. Ah, sige. So, thank you, Kai. Next, Remo, Mika, Ella, May. Good afternoon po, sir. Mika na lang po. Good afternoon. Thank you, Mika. Next, Rivera, Justin Daniel. Good afternoon po, sir. Rivera na lang po. Ah, Rivera. And then yung Daniel mo ay Daniel o Daniel? Daniel po. Daniel. But anyway, so thank you, Mr. Rivera. Next, Rosales. Good afternoon po, sir. Santa. Aba na lang po. Ano? Aba po. Aba. Yes. Anong spelling yes, spell kaya nun? A-B-A-A-A po. So, thank you, Aba. Aba, ikaw nga pala ating padalwa, no? Second na representative. So, ano lang naman, in case lang naman na wala si Miss Janela. So, ikaw yung in-expect kong ano? Sumunod. So, yun nga. Pag may itatanong lang ako at wala si Miss Janela, ikaw yung in-expect kong sunod na sasagot, ha? Yes po, sir. So thank you. Thank you doon, Miss Aba. Next, Salazar. Ninyo, Philippine. Philippine. Good afternoon po, sir. Onin na lang po. Mm-hmm. Ano ulit? Onin po, sir. Onin. Onin. Apo. So, thank you, Onin. Next, Sanchez, Ninyo Rafael J. Sir, good afternoon po. Ninyo na lang po. Mm-hmm. Ninyo. Yung isa, Onin, ikaw si Ninyo. So, thank you, Ninyo. Sana hindi ako malito. Next, Santos, Prince Gerald.
Ang ganda nga po. Prince na lang po. Prince. Thank you, Prince. Next. Tubol. Teya. Good afternoon po, sir. Teya na lang po. Mm-hmm. Okay. Then tama naman yung apelyido mo, pagkakabanggit ko ng apelyido. Subol. Yes, Subol po. Ah, yes. Okay. So, thank you, Teya. Next, Torano, Michelle Mizi. Good afternoon po, sir. Mizi na lang po. So thank you, Missy. Next, Villanueva, Romelia. Good afternoon po, sir. Rome na lang po. Rome. So thank you, Rome. Yan. Subukan na natin balikan yung alphabetical ulit. Si Aguirre Bartlett dyan. Nandiyan na ba siya? Sir, good afternoon po. Okay. So, paano ang name kita tatawagin? Bart na lang po. Bart. Thank you, Bart. Thank you po, sir. Next, I see... next, I see Katapang, Giancarlo. Sir, Carlo na lang po. Carlo na lang. Thank you, Carlo. May kapayan. Si Toiledes, Jan Peter. Ayan, wala pa. Ah, sige. Ayan, nagkataon pa lang yun. Wala. Wala pa din. Peter. Oh, wala pa din. Wala pa din. Anyway. So yung magiging attendance kasi natin, sabihin ko na lang ay ito, nakabase kasi dito sa kung sino yung nasa Google Meet. So okay, hanggat maaari ay gamitin nyo yung account ninyo na ginamit na pang-enroll doon sa Google class natin. At yun nga yung gagamitin nating attendance para sa online class natin. Again, last call kay Mr. Stolides. Wala pa rin. So continue na lang ako ha, kasi nga madami-dami or mahaba-haba kasi yung magiging discussion natin. Kaya ako ay dire-diretso lang sa discussion natin. Siguro babalikan ko na lang mamaya bago matapos. Okay, o kaya sabihin nyo lang kay Mr. Stolidus na balikat ko siya after. Again, mababa kasi ating discussion. Kaya ako'y under-diretso lang. So, ang una natin laging dinidiscuss ay yun ng ating syllabus. Ito ng ating syllabus. Check ko lang, nakikita. Ito naman yung nasa screen ko ngayon. Yes po, sir. Kita na po. Ayan. Thank you. So, yun nga, yung ating syllabus. So, again, ang ating subject nga ay machine elements na may subject code na ME412. And then kung napansin nyo, ang ating prerequisite ay kung daan nagkakamali ito ay dynamics. So dynamics of rigid bodies. And then
yun nga. So kung napansin nyo, 5 hours din ang ating contact hours, which consists of 2 hours of lecture and 3 hours of laboratory. So yung 2 hours of lecture natin as per schedule ay purely online lang siya. Then yung ating laboratory ay alternately ay may face-to-face and then online na discussion. So yung online na discussion. So yung sa laboratory kasi yung online na yung online ay yun nga ilalaan natin siya sa discussion yung online. Pero yung face to face ay doon natin i-schedule yung ating tinatawag na design trait, kung nakita niyo sila rin. And yung design trait. So pag sinabing design trait ay magdo-drawing tayo. So kaya ibig sabihin nito ay magpe-prepare na rin kayo or maghahanap ng mga drawing material such as lattice. So syempre mas prepared kung wala naman mechanical pencil ay pwede naman yung lattice. Okay? Yun nga lang siya. Syempre magtatasakay. Kailangan lang ang problema. Hindi katulad ng mechanical pencil na continuous lang yung pinaka yung lead niya. Okay? So syempre panulat. Ang sunod ay yung pansukat. So gamitin na lang natin or hanapin na lang ninyo ay yung dalawang klase ng triangle, yung 30-60 at yung 45-45 na triangle. At yun yung madalas natin gamitin. Pwede namang maghanap ng ruler, pero mayroon na kasi rin graduation yung triangles natin. So pwede nyo na rin yung ating gamitin na pansukat. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng, kung kailangan pa rin ng ruler, di wala kang problema gumamit ng ruler. Tapos, ang isa pang pansukat ay protractor para sa ingle. Kasi magsusukat din tayo ng ingle. And compass. Kailangan natin ng compass. At yung last na isa ay yung tinatawag na French curve. So, ang hahanapin na French curve ay yung tatlong piraso. Tatlong magkakahiwalay. Huwag yung isang malaki. Kasi mas maraming curve yung nakikita sa tatlong piraso ng hiwalay kumpara dun sa isang malaki. Ang tawag na sa kanya ay French curve. So again, panulat. O panulat or lapis. Siyempre kasama rin yung lapis, yung pambura. Kaya pag sinabi ko lapis, kasama lagi dun yung pambura. And then yung pansukat, triangles, ruler, protractor. At para sa darating na malapit na design plate, kailangan nyo ng compass at ng French curve. Ayan. So yun yung mga kailangan natin. So again, nakaset up na or i-schedule natin siya tuwing meron tayong face-to-face na laboratory. Pero syempre, dahil na ang family ay even ang schedule natin ng face-to-face at ito narating na even, dahil week, even week. So yung darating na face-to-face natin laboratory ay ilalaan muna natin sa discussion kasi wala pa naman tayong may do-drawing. And then for the component ng grades natin, so ito siya. So 25% would be for midterm exam, 25% for the final exam, and then 20% yun yung sinabi kong design trait, and then 30% ay para dun sa design project. So ito yung design project na to ay siguro after na lang ng midterm natin pag-usapan. Pero ano lang siya, gagawa lang kayo ng machine na magpe-perform ng simple task. So yung task work, for example, ay magbubuhat ng sako from one sa side papunta sa isang elevated na part. So yun yung mga sample na gagawin ng machine natin. So kailangan lang makapag-perform yung machine according to the yun yung required na design. Okay? So again, pag-usapan natin siya after ng midterm exam para alam niyo na kung anong gagawin dito. So, design project natin. Kasi may mga requirement dito na kailangan at least ay ma-discuss natin from the midterm exam na part. So yan yung ating component ng grades. And the next ay yung references. Ito yung ating mga references. Pero yung number one, ito yung ating main na reference or yung primary na reference natin. Ito kay Mabi and
Reynolds. So, pagpapasin nyo ay 1987 pa nga siya, so lumang-lumang libro. Pero mostly kasi dyan na andyan yung kailangan natin kay Mabing Reynolds. Then yung iba, ay hindi kukuha na lang tayo sa natitirang mga references katulad nitong kay Waldron. Kumukuha din tayo dyan, itong kay Miska at yung kay, ito, kay Norton. And again, ang ating main or yung primary na reference itong kay Mabing Reynolds. Ano na lang, hanapin nyo na lang to sa internet. Madaling hanapin to sa internet. Bawal kasing mamigay ako. Kasi illegal mamigay ng PDF. Pero ako talagang sabi ko, madaling i-google naman ito. Madaling i-google yung mismong libro nyo. Type nyo lang to, lalabas yan. At kayo nang bahala mag-download. Saan nyo gusto ma-download. Okay? So yun yung ating primary na reference itong kay Mabigay Reynolds. The next ay yung pag-uusapan natin for the whole sense. Okay. Nag-start muna tayo sa introduction. Okay. And then yung mismong introduction ng kinematics. Again, kinematics. Okay. So kaya nga ang prerequisite nito ay yung dynamics kasi doon ay minidiscuss tayo regarding kinematics. So maging application ng ito ay i-apply na natin siya doon sa parang machine. Okay. Kasi nag-discuss po na rin yung machine. So i-apply natin yung mga movement ng mismong machine. So yun muna, pag-uusapan natin yung introduction to the kinematics. So medyo mahaba ito, kaya ako yung dire-diretso na. Okay. Mahaba-haba kasing discussion ito. Then after makapag-introduce sa kinematics, ay magkakaroon tayo ng, ito yung displacement na kulay ng L. So displacement analysis or position analysis. Then kung napansin nyo rin, under nung analysis natin, meron tayong tinatawag na graphical analysis. Ayan. Kaya nga kayo pinaghahanap ko na ng drawing materials kasi gagamitin natin yan dito sa may part ng graphical analysis. Pero hindi lang tayo limited sa pagdodrawing kasi kung napansin nyo, sumunod din ay meron tayong trigonometric analysis or gagamit tayo ng math para naman makapag-analyze ng ating tinatawag na displacement analysis. So dalawa siya, dalawang part. Parang pwede nating mag-analyze using yung drawing at pwede rin tayo mag-analyze using math. Or to be specific ay trigonometry. So yan yung para sa displacement analysis. Then after that would be velocity analysis and acceleration analysis. So kaya yan, kung napansin nyo, displacement, velocity, and acceleration, ayan nga yung component under kinematics. Kasi pag sinabi kinematics ay purely motion lang siya. So motion lang siya, which is a component lagi ng motion ay yung displacement, velocity, and then acceleration. Then under velocity, so meron tayong iba't ibang methods para makapag-analyze ng velocity. Pero yung sa acceleration ay isa lang. Ito lang siya. Again, okay lang yan. Padadaanan ko lang kasi yan naman yung pag-uusapan natin. Yan. Ay pala, nakalimutan ko, na-skip ko to. Yung descent plate number 1 would be after ng displacement analysis kasi kung nung natutunan natin dito siya yung i-apply natin sa design plate number 1. Then after ng velocity and acceleration analysis, doon naman yung ating design plate number 2. Then after that would be our midterm exam. Ayan. So midterm exam, hindi yung na-discuss dito sa mga ito. Kasama na rin ito. Yun yung magiging scope ng ating midterm exam. Then after that, yung other half ng ating machine elements, which is consists of cam and gear. Okay. So special kasi yung cam and gear kaya makaseparate siya ng discussion. So may cam, tapos drawing, tapos gear, magdo-drawing. And then kung aabot pa sa dulo ng SEM, ay discuss natin yung flexible transmitting elements such as belts, chaining sprockets, and wire ropes. So yan yung pag-uusapan ng dulo. Ayan. So itong dalawang ito yung presentation ng final ng design project at ng final examination in swap position. So pwede mauna yung examination bago yung presentation. Kasi ang alam ko kasi ay, or ang madalas kasing nangyayari ay yung final exam ay napapapwesto dito sa week 17. Kaya ang gagawin natin ay dito na lang siya sa week 18 ng ating presentation ng design project. But either doon naman siya sa may dulo
dulo ng ating sim gagawin. So, again, ulitin ko lang yung reference natin kasi yun yung kailangan natin. So, ito nga yung mga reference. At ang pinakamadaling hanapin dyan ay itong primary nating reference, which is itong kay Mabi and Reynolds. Oh, any question regarding our syllabus? Wala naman po, sir. Wala naman, sir. Thank you. Paalala lang, bago ko makalimutan niya, ay regarding sa pag-absent. So, pag-absent ay kailangan ay mayroong patunay pagbalik. For example, ay pag may sakit, ay kailangan ng medical certificate. Okay? So, sabihin, magpa-check up. Kahit simpleng lagnat, ay kailangan nyo magpa-check up sa doktor. At sila yung magsasabi ng may sakit ka nga. Yung kasi yun. Kaya nare-require kayong punta ng, o magkaroon ng medical certificate. Then under that, ay kunyaring may gagawin sa klase, ay siga, merong gagawin sa school, school activities. So, ang kailangan na siyempre yung letter, galing ko kanino man. At ang sunod doon ay kailangan ay kita ko kung nasan doon yung pangalan mo. So, required yun. So, kailangan nakalista kung nasan ka doon. Kung kasama ka ba doon sa pagpa-participate. Hindi lang yung mismong letter. So, kailangan may letter and then yung lahat ng participate. Tapos, i-highlight mo na lang siguro kung nasan ka doon. Okay? Ano pa bang ano? Yung mga kukuha ng ano, sa scholar? Siguro kailangan ko pa rin ng ano doon para lang patunay na absent kayo. Kasi, kailangan ko ng mga yun, especially kapag meron nga tayong face-to-face na ano sa taas. Ito. Itong face-to-face na design plate, kasi yung design plate natin ay hindi ko na kayo bibigyan ng parang additional R. Okay? Dire-diretso lang tayo katulad napansin nyo. So mukha lang kakaunti itong discussion natin ito, pero ito ay full pack. Okay? Ito ay full pack, kaya wala tayong pwedeng malakdawan na week. Yan. So pag na-skip mo na to, edi kami dire-diretso na dito sa design plate. So ang gagawin mo na lang ay bibigyan kita ng isang linggo para magpasa ito. Ito, kunwari na skip mo yung design plate number 1. So 1 week. So pag hindi mo na nabigay within 1 week, edi ibang usapan na yun. So parang bibigyan na lang ito ng extension na 1 week para makapagpasa nito. Kasama syempre nun ang kunwari excuse letter mo, okay? Or medical certificate. Pag pinagpasa ka after ng 1 week. Okay? So para lang maiwasan yung sobrang tagal na pagpapasa. Unless, syempre, unless otherwise, hindi ka talaga makapaggawa. Pag nari nga ay nabalian yung mismong dominant mong hand, hindi ka makapag-draw. Hindi, yun naman kasi mapag-uusapan. Pero kunyari, nagkalagnat ka lang. So after 3 days, siguro naman pwede mong gawin yung ating design thing. So kaya binibigyan ko kayo ng week para makapagpasa. So kailangan nyo talagang magpasa ng 1 week after kung kailan natin ma-schedule yung ating design plate. Post? Okay. So basta kailangan ko lang ay may patunay kung bakit ka umabsent. At yung patunay, di syempre kailangan maliwanag na maliwanag kung bakit ka nawala. Yung lang naman ang kailangan natin pag-absent. Lalo na kapag merong activity. For example nga, yung design plate, lalo na ang midterm or final exam. Okay. So kailangan required kasi nandun mismo. Again, katulad na sabi ko, ako ay tayo kasi marami i-discuss kaya ako ay dire-diretso. At pinapansin nyo yan, 176 ang ating slide kaya ako ay dire-diretso lang sa ating discussion. Okay? So again, start tayo sa introduction. So introduction to kinematics. So as defined, kinematics is the study of motion without considering the forces which produces that motion. So nakafocus lang tayo doon sa mismong motion. Wala tayong masyadong pag-uusapan tungkol sa force. So tayo ay motion lang. At ang parameters nga lagi ng motion, katulad ng sabi ko kanina, yung tatlong analysis natin, yung displacement, velocity, and acceleration. So yun yung laging component ng kinematics. So yun lang ang pag-uusapan natin, yung displacement, velocity, and
acceleration. So bakit natin kailangan pag-usapan yung kinematics? Because it is the most fundamental of engineering design and it is also the very first stage of the design. So bago ka mapag-design, kailangan alam mo muna yung kinematics or may check muna yung design for kinematics. Kasi ito, susunod na ano, na linya. So any mechanical system need to check if kinematically feasible. So ito, ang ibig sabihin nitong kinematically feasible is kung mag-move siya according to its intended function. So yun yun, kinematically. Kaya nga i-check yung motion. Ano, puro motion siya, displacement, velocity, and acceleration. So malisalta kung gumagalaw ba siya. Okay? Okay. So kung gumagalaw siya, edi okay na yun. Nakapag-hurdle na yun yung first stage ng ating design. So yun nga, kinematics. Ito. So ito yung stages ng ating engineering design. Ayan, engineering design. So mag-i-start nga sa kinematics. So kailangan mo nang ma-check kung gumagalaw siya. At kapag na-check na may gumagalaw, i-check natin yung forces involved habang siya ay gumagalaw. Then ito nga yun, statics and dynamics. So ano naman, no? Nakapag ano na tayo? Statics, dynamics na rin naman tayo. No? Kasi prerequisite, tama ba? Okay na, no? Nakakuha tayo ng, sa Malisalta, meron na tayong statics and dynamics. Tama, di ba? Yes po. Ayan, sige. Thank you. Nawala ba si Janela? So, in-expect ko kasi si Janela ang sasagot. Oh, anyway, yun ha, Janela, pag ganun tanong ay yun niya, ikaw ang in-expect mong sasagot para hindi naman awkward yung ano or silent yung pagtatanong ko. So, yun nga, kinematics, tapos statics and dynamics. So, yes po, sir. Late lang yung... po ang dating sa akin, gano'ng mahina po ang signal. Ah, sa signal. Hindi hanap tayo ng magandang signal. Walang problema. Ah, sige, continue nga lang tayo kasi nga, mababa pa nga yung discussion natin. So, kinematics, tapos yung forces involved under stats and dynamics. Then after that ay yung effect ng forces na yun na nakuha natin dito sa statics and dynamics, which is ito, under stress analysis. So, itong stress analysis, kumbaga kung magiging equivalent na subject siya ay yung mechanics of deformable bodies. So, yun yung under stress analysis. So, parang ito yung machine elements, tapos statics and dynamics. Then after that would be deformable bodies. Yan, mechanics of deformable bodies. Then after that, yan, pagkasama-samahin natin yung lahat ng natutunan natin dito, dito sa pinaka-last, which is yung mismong machine design. So, yan yung stages ng engineering design. Yung kinematics. So, dahil ang pag-uusapan natin ni kinematics or motion, so, alamin natin kung anong type ng motion yung pag-uusapan natin. So, to be exact ay plane motion. So, kaya plane motion kasi ang ating or yung mismong motion ay two-dimensional lang. So, yung ating pag-uusapan ay mostly two-dimensional. Kaya, plane motion lang tayo. Or hindi 3D. Hindi 3D. So, more of 2D. Kaya, ang gagawin natin nasa papel lang. O, yun nga, pag-drawing natin ipapel lang. Kasi, two-dimensional lang yung ating motion. So, under plane motion, mayroon tayong dalawang type ng motion. So, yung una ay translation at yung pangalawa ay rotation. So, pag sinabing translation is when the rigid body is so moves so that the position of each straight line of the body is parallel to all of its other position. So, parang gagawa tayo ng straight line do sa body at habang siya ay nag-move ay parallel lagi yung line na yon all throughout its motion. So, yun yung sabihin ng translation. Next would be yung rotation. So, yung rotation ay mayroong point or dito ang ginamit ng term ay axis. So, meron tayong each or okay, dito, each point of the rigid body is having plane motion, remains at a constant distance from a fixed axis. Yun nga, ulitin ko lang yung fixed axis na to ay pwede rin natin tawagin pivot point.
So, fixed axis lang siya. That is perpendicular to the plane of motion. So, may point na pinag-iikutan. Yung may sabihin ito. So, siguro para mas maintindihan, pakita natin siya as drawing again. Ang emphasis doon ay yung position of which straight line of the body is parallel. So, for example, yung itong ellipse na to, na dinarawing natin na to ay yan yung ating rigid body. Then gagawa tayo ng straight line. So yung straight line ay syempre consist ng ating point A at yung point B. So kailangan, kumbaga, hindi ko na nalagyan ng line. Okay? Pero mayroon pa rin line na nagdudugtong doon sa A at B. At yung line na yun ay palagi daw siyang parallel all throughout the motion. So yung motion natin, ayan. So nag-move siya pumunta dito. At kung napansin nyo, para palaging parallel yung lines AB natin. So yun yung isabihin kasi ng translation. So kailangan hindi nag-rotate yung ating rigid body or body. Kasi nga, para mapakita hindi siya nag-rotate, yung ating line na ginawa from the original position ay palaging parallel siya all throughout the motion. So all through. So hindi lang tayo limited sa ganito, pwede rin siyang straight line. Okay. So ito hindi ko na nalagyan ng label. Ito nga yung tinatawag nating curvilinear motion. Kasi kung napansin nyo, ang path natin ay curve. Then kapag straight line, ang tawag natin dyan ay rectilinear motion. Or dito ay rectilinear na translation. Translation niya kasi nga hindi nagbabago yung line na ginawa natin. Palagi siyang parallel to each other. Okay. So bigyan ko lang ng emphasis yung path at yung displacement. Kasi katulad nito, nasa taas na to. Kung napansin nyo, curve yung kanyang path. Kaya nga tawag dito ay curvilinear motion. Pero yung displacement lagi ay yung straight line from the initial position to the final position. Kaya itong kulay po lang ito, na linyang ito, yan yung kanyang displacement. Whereas itong itim na to, yan yung kanyang path. So kaya pwede mag-iba yung path at yung displacement. Pero pag straight line, katulad nito, dahil nga siya straight line. So iisa yung line ng displacement at ng ating path. Pero pag ganda itong curve, magkahiwala yung path natin doon sa mismong displacement. Kasi ang displacement ay lagi straight line. Okay? From the original position to the final position. So, diretso lagi yan. From the initial to the final position. So, yun yung translation. And then next ay rotation. So, umiikot siya. Okay? So, may pinag-iikutan or ang tawag ng ginamit niya dito ay fixed axis. So may fixed axis na pinag-iikutan. Okay? At kung napansin nyo na, yung line na AB ay hindi na ngayon parallel to each other. Patulad na nangyari dito sa unang ito. So yung line AB, pag pinagduktong natin, hindi na siya parallel dito sa bago niyang position. Okay? At kung napansin nyo, mayroon nga siyang parang point dito na pinag-iikutan. Ngayon pinag-iikutan na hindi umiikot yung ating rigid body na may points A at B. Kaya may pinag-iikutan. At hindi lang, yung pivot point ay hindi lang limited na lagi nasa labas ng ating body or object. Pwede rin siyang nasa loob mismo ng ating body, katulad nito. So, kumbaga ito ay nasa gitna or somewhere sa gitna yung kanyang pivot point. And then, umiikot yung ating original position. Itong medyo gray na kante na rigid body. Papunta sa bago niyang position, itong nakahigang ito. Okay? And so, yung path na to ay yung syndicated itong kumpula natin. So, hindi rin siya limited sa labas, pwede rin siyang nasa loob. As long as meron tayong ang tinatawag na pivot point o yung point na pinag-iikutan, so ang tawag natin doon ay rotation. So again, ang ating dalawang type ng motion ay translation. Okay? So nag-move siya na hindi nagbabago yung line na ginawa sa loob, palagi siyang parallel. And then rotation, meron siyang point na pinag-iikutan. At pwede natin siyang pagsabayin. So pwede natin magkaroon ng translation and rotation. Hindi sila magkahiwalay, pwede rin natin siyang pagsabayin. So ang nangyari dito, for example ito, ayan, combination of translation and rotation. So ang nangyari dito ay ito yung original position. In-apply muna natin siya ng translation kaya may pagganitong line. Kasi ito yung pinaka-displacement niya from the initial position to the, let's say, middle position. Kasi ito yung nakahigang ito. Ito yung final position. At yung final position, ayan o. Hindi na parallel to each other yung line AB.
At umiikot na nga siya. Di parang dito ay umiikot siya dito sa point B. Yung pivot point niya yung point B. But still, meron tayong translation from this position to this position and rotation from this position to this new position. Okay, so pwede siya magsabay. So hindi sila maghiwaya, pwede sila magsabay. At ang tawag nga natin dito, okay, ay plane motion. Kaya ngayon yung dalawang type na plane motion. So pag pinagsabay natin, ang tawag na natin sa kanya ay plane motion. Pag nagkaroon ng rotation and translation and rotation, ang tawag natin sa kanya ay plane motion. So gusto ko lang bigyan ng emphasis na pwede natin pagsamahin siya. Hindi siya mutually exclusive. So pwede natin pagsamahin yung translation and rotation. So yan, gumagalaw na nga siya. Next ay yung machine and mechanism. So kahit medyo magkalapit yung term, magkaiba yan. So mechanism is a combination of rigid bodies or resistant bodies so formed and connected that they move upon each other with definite relative motion. So yung mechanism ay pinagduktong-duktong. Yan, kaya nga combination or connected na rigid bodies. So pag pinagduktong-duktong natin yung rigid bodies na mayroong definite motion with each other yung mga pinagduktong-duktong nating rigid bodies, ang tawag natin sa kanya ay mechanism. And then as stated dito sa ilalim, yung mechanism is always consist of links and joints. So mayroon tayong link at may joint. And then, machine. Okay. So ang definition ng machine is a mechanism or collection of mechanism. So pwedeng yung mechanism na nabubuo natin dito ay pwede natin tawagin machine, or pagsasama-samahin natin yung isa or yung dalawa or higit pang mechanism para siya ay maging machine. Pero bukod doon, ang isa pang kailangan para tawagin natin na siya ay machine ay kailangan niya makapag-transmit ng force from the source, at meron siyang kailangan i-overcome na resistance. Okay. So pag pwede tayong mag-transmit ng force at merong i-overcome na resistance yung force na yun, yan, tinatawag na natin siyang machine. Pero pag nagkabit-kabit lang tayo ng rigid bodies, ang tawag natin doon ay mechanism. So pag nagkabit-kabit ng rigid body ay mechanism. Pero pag meron ng kailangan i-overcome to na force, so ang tawag natin dun ay machine. Yan yung pinagkaiba. Or kung napansin nyo dito, kumbaga yung machine ay collection ng mechanism. So pinagsama-samang maraming mechanism. Pero pwede rin siyang isa lang. Ayan. Kaya meron dito yung introduction na mechanism. So meaning pwede isang mechanism lang. Tawagin na siya ay machine. Pero para ito ay maging machine, bukod sa collection ng mechanism, kailangan niya pa rin na may ma-transmit na force. So, kailangan siyang may ma-overcome na resistance. So, yun yung definition ng machine, at ito yung definition ng ating mechanism. Then, next, yung part ng mechanism natin, which is called links and joints. So, hindi natin, ayan. Links and joints. So dito ang ginamit lang na term ay links and pairing elements. So yung sinasabing pairing elements is where at least two members ng mechanism are joined together. So itong pairing elements ay yung mga pinagduktungan ng kanina nating rigid body, ano, diba connected? So yung point or kahit anong surface na magkakaduktong yung ating rigid body, ang tawag natin doon ay pairing elements. Pwede rin yun na, ito, nasa ilalim, pwede rin yung tawagin itong pairing elements as joint or nodes. Mahagal dito ay, kaya nga siya joint, ay doon natin pagdidikitin yung dalawang link natin. Or two or more na link. Doon sa joint. Kaya nga siya ay pairing, pair. Diba? Pag pair ay dalawa. Pero hindi siya limited sa dalawa, pwede rin tatlo or apat, as long as yun nga, may pares. Okay. Kaya pwede natin din siyang tawagin as joint. Kasi nga doon natin pinag-join na yung joint
mga rigid body natin. Na yung rigid body natin, ang tawag natin doon ay ito, link. So link is a rigid body. Ano? So link is a rigid body having two or more pairing elements. So pairing elements means na dyan. So two or more pairing elements by means of which it may be connected with other bodies for the purpose of transmitting force or motion. So yung rigid body ay tinatawag natin limb, at kung saan natin sila panududoktong-doktong, ang tawag natin doon ay ito na lang, joint na lang. But again, yung joint, nodes, and pairing elements ay pare-press lang ang meaning niya, kasi nga doon siya kung saan magkakadikit yung ating mga rigid body. Na yung rigid body na natin, ito na tawag natin as limb. Okay? Okay pa? Narinig pa naman ako? Hindi pa naman ako nadidisi? Yes, po, sir. Ayan, sige. Thank you. Wait lang saglit, ha? May gagawin lang ako. Siguro mga 3 minutes lang. Thank you. Hello, hello. Continue natin. Yun yan. So, basta link, tapos joint. Yun, links and joints. Tapos, isang sample ng mechanism na meron tayo. Yung mismong gunting. Na yung gunting ay consist ng links. Yan. Yung links na yan. Kasi nga, kung, sabihin natin rigid body. Yan. Basta may rigid body tayo. Ang tawag natin doon ay links. Tapos may point kung saan natin siya pinagduktong. Ayan to. Joint. Joint or pairing elements. Again, isang isabihin ito ha, ng pairing elements at joint, or mayroon pa nga isang term na ginamit ay nodes. Okay? Pero madalas natin gamitin ay joint kasi nga doon natin pinagduduktong yun nga, or joint yung ating mga links. Na kung saan, yan, links, tapos pinagduktong natin siya ng joints, na kung saan meron tayong input na motion, and then meron ditong corresponding na output na motion sa kabila. So pag nag-input ka dito ng motion, meron tayong corresponding na motion, at para siya ay matawag na machine, kailangan ay may ma-overcome siya na resistance. So kaya ang gagawin natin, lalagay natin dito siya ng papel, na pag naglagay tayo dito ng force, merong kailangan i-overcome siya dito na resistance ng papel para maputol natin yung papel. Yan. So pag nilagay natin dito ng papel, pwede na natin itong tawagin machine kasi meron siyang i-overcome na resistance. Yung mismong gunting natin. Yan. So yan yung ating isang sample na mechanism, yung mismong gunting natin. Kasi meron pa yung link, tapos pinagduktong, tapos may input and then output na motion. Okay? So, kumbaga kung i-aayusin natin, ay pinakamalaki yung mechanism kasi siya ay collection ng mechanism. Then yung mechanism naman ay consist ng links and joints. Kaya doon tayo mag-start sa pinaka-main na member, which is links and joints. Kaya yung sunod na pag-uusapan natin yung links at yung joints. So meron tayong iba't ibang category. So pinagsabay kasi magkaduktong kasi yan. Eh, kaya magkasabay yung discussion na yan. Pero isa-isahin muna natin. Base muna tayo sa links. At yung links ay kung ilan yung number ng joints.
Again, yung joints ay kung saan natin pwede pagduktong-duktongin yung mga links natin. Okay? So, yung una ay base sa number ng joints. So, kung napansin nyo, madali na siyang tandaan. Binary, ternary, at quaternary. Okay? Ibig sabihin lang yan ay yung number ng joints. Ito'y dalawa, ito'y tatlo, at ito'y apat. Okay? Hindi ko na alam ang tungkol sa palima hanggang kung gaano mang kadami kasi yung nasa libro ay hanggang apat lang. So, basta dalawa, tatlo, at apat na number of joints. So, simulan natin doon sa dalawa. Kaya nga binary. So, meron tayong dalawang joints. So, kumbaga ito yung siguro ang pinakamalapit ko nang pwede tawagin dito yung parang popsicle stick. Tapos sa magkabilang dulo ng popsicle stick ay nagbutas ka. Okay. So, yung mga butas na yon yan yung joint. Kaya meron isa or isa, dalawang joint. So, dahil may dalawang joint, binary link. At yung link natin ay hindi lang lagi limited dito sa straight line. Pwede nyo rin siyang naka-curve. Okay. Pwede rin siya naka-curve. Pero pag i-drawing na natin siya, kasi ganito natin siya i-drawing, simpleng straight line lang, tapos merong, minsan nilalagyan natin ng bilog sa magkabilang dulo to donate, denote pala, sir. So denote yung ating joints. So sabihin niya nito kahit paano natin or kahit anong itsura ng link natin, ang ginagawa lang natin dyan ay pinagiduktong diretso yung ating mga joints. Yan. Diretsong connection lang yung mga joints natin. At yun yung mismong drawing ng ating link. So ito yung sample nga ng binary link. So it doesn't matter kung ano mag-itsura ng link natin. Basta nakita natin kung nasa na position ng dalawang joint. Yan. Pagduktongin lang natin siya by a straight line. So yun yung ating binary link. And then next ay ito. So node ay ternary link. So pag sinabing ternary link, edi tatlo. Kaya mayroong isa, dalawa, tatlong possible joints yung ating link. Okay. At bukod dito, pwede rin natin siyang ito yung ibang iba't iba niyang parang possible na drawing. So pwede nga gawin ay ayan, pinagduktong yung tatlo. Okay. Pero kailangan nung itim na yun sa dulo. Patulad din ito. So meron tayong binary link tapos nagkabit lang tayo ng isang nakaganito para magkaroon tayo ng ternary link. Okay. At mahalaga yung itim na yun. Okay. Kasi yung itim na yan, yan yung tinatawag na welding or weld. Okay. Na ang purpose ng weld ay para ma-ensure na iisa lang yung motion ng ating buong link. Para ma-sure na isa yung motion. Kapag gumala yung isa, siyempre dapat kasabay ng paggalaw nun yung dalawang natitirang side or natitirang joint natin. So kaya mahalaga yung weld na yan. Yung mga itim na yun. Ito, kahit ito maliit, kita nyo naman yung itim na yun, pati iyon. So para ang denote nyo ay iisa sila. Iisa yung connection nila. So, ito yung diretso lang. Kahit diretso lang din siya, dahil isa, dalawa, tatlo yung kanyang possible na joint, so ternary link pa rin siya. At ang ginagawa natin, pag didodrawing na natin ay ito, ang gagawin ay, yun katulad ng sa binary link, straight line lang, diretso natin pagduktong-duktongin yung ating mga join. At para siya yung bigyan ng emphasis na siya ay ternary link, nilalagyan natin ng parallel line sa loob ng link natin para siya masabi na siya ay ternary link. Okay? So either link niya na diagonal na gano'n na masinsin or pwede naman. Basta mahalagay meron siyang fill sa loob. Okay? May link na siya. Or minsan pwede rin naman natin gawin na solid na color. Solid na color. Pwede ganito. Okay? Para nga malidunot na iisa siya. Pero syempre pag nagda-drawing tayo mahirap naman siyang ipakita na solid na color kaya ang next na best natin pwedeng gawin ay ito na lang siya. I-fill na lang natin siya ng line na parallel. Basta parallel lines lang ang kailangan sa loob. So para masabi na ito ay ternary link. Okay? So yan yung ternary link. Meron nga siyang tatlong joints. Then yung last niya ay quaternary link.
So meron siyang apat na gem. Or pwede rin natin siyang i-drawing as ito. Pero mahalaga lagi yung wealth na yan. So kailangan lagi ng wealth. Para nga masabi na ito ay iisang buong link yan. Kaya mahalaga yung mga welding na yan. Or kung ito-drawing na natin siya nga ay yun, yun, may fill sa loob na solid na color. Para masabi nga natin na ito ay isang buong link lang yan. So quaternary. Okay, wala na nga 5, 6, 7 basta hanggang 4 lang na may yung may tawag lang sa atin ay hanggang 4 lang or quarter quaternary link. Okay? So yun yung ating tatlo based on a number ng joints and then next would be based on its function. So based on its function, meron tayong anim dito. At dito sa anim na to, pagsasabay-sabayin ko yung unang apat. Yung unang apat na. Okay. So simulan natin doon sa 1. Yeah. So ito yung ating sample. Yeah. Pinagduktong-duktong na nga natin yung link natin. Okay. So simulan natin sa 1, fixed link. So fixed link is the ground or the frame of a link with stationary motion. So yung fixed link, kaya nga dyan doon yung term na fix, ay hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw kasi nga stationary motion. So yung 1 na to ay yung 1 din yun, nakikita nyo dito. Yeah. So kaya may link yung siyang diagonal na ganun. So denote na siya nga ay ground. Okay. So ang madalas kong tawag sa kanya ay ground. Okay. Pero meron pa rin nga siyang tawag, ibang term, which is katulad nito frame, or yung introduction sa kanya ay fixed link. Fixed link tawag sa kanya. So yun yun. Yan. Yan talaga ay hindi gumagalaw kasi nga siya yung ground. Ground dati. So yun yung fixed link. Then sunod ay number 2, which is yung crank. So crank is a link which makes a complete revolution and is pivoted to the ground. So yung number 2 na to, yan, yung number 2 ay number 2 din ito. So patulad na sabi kanina, complete revolution, kaya ito ay may bilog. So yung bilog na yan, yan yung parang pwede niyang gawin or yan yung pinapakita na siya ay pwedeng umikot ng 360 or complete revolution. Kaya may siya ay may bilog dito. Dahil siya ay may bilog dito, so therefore yung 2 natin dito ay, ang tawag na natin ay crank. At bukod doon, sa nakaikot siya ng 360, kailangan ay pivoted siya sa ground. So ito yun naman ito, connected siya sa ground, pivoted or connected sa ground. Pivoted sa ground. So therefore, yung number 2 natin ay tinatawag nating ground. So nakaikot siya ng complete revolution or 360. And then next ay connecting rod. So connecting rod is a type ng link which has complex motion and is not pivoted to the ground. So yung number 3 na to ay yung number 3 din natin dito. Kaya ito ang ating tinatawag na connecting rod. So kaya siya may complex motion kasi nga hindi kasi siya connected sa ground. Right? Kaya yung motion niya ay hindi lang basta bilog. Kaya nga ang term na ginamit ay complex. So hindi lang basta bilog yung kanyang motion. So kasi nga siya hindi connected sa ground. So hindi lang basta bilog yung kanyang motion. Kaya ang ginamit na term ay complex yung kanyang motion. At ang isa pang characteristic ng connecting rod ay hindi nga siya dapat connected sa ground. Kasi nga pag kinonect na natin siya sa ground, edi naging crank lang din siya. So kaya kailangan niya hindi siya connected sa ground. So yan yung ating connecting rod, itong number 3. Then next would be yung slider. So yung slider, ay di yung number 4, itong box na ito. Ang purpose lang ng box na yan ay mag-slide, kaya nga, slider. Or dito ang ginamit niya ay nagtatranslate lang siya back and forth and a path. So yung box na to ay nag-move back and forth lang according to the path. Ang path niya ay yung mismong kung saan siya nakapatong yung ating slider na yun. Tapos susundan niya lang yung surface na yun kung saan siya nakapatong.
At yun yung ating magiging tinatawag na slider. So ulitin ko lang ulit yung naulit lang to. Ito na nag-delete. So ulitin ko lang ulit yung ating yung kanina, yung apat. So meron nga tayong fixed link or ground. Okay. So kung napansin nyo, may magkihiwalay na one. So kahit magkihiwalay yan, para-press this is lang. May linyang pa ganun. At yung diagonal na yun, yun ay yun yung sasabi na siya ay ground. Kaya lagi may diagonal na yun. Makalagay naman dito. Or fixed link or ground. Then, yun nga, number 2 ay ground. At yung number 4 ay slider. Then kailangan natin may pag-connect yung 4 at yung 2. Kaya gagamit tayo ng tinatawag na connecting ground. At itong pinagduktong-dukto natin na ito, yung apat na yun, pag pinagduktong-dukto natin, ang tawag natin sa kanya ay slider crank mechanism. So kaya siya naging slider crank mechanism kasi nga, it consists of the slider, tapos dito ay may crank. Kaya siya ang tawag, slider crank mechanism. Or pwede rin ito magpalit. So pwede rin siyang tawagin crank slider mechanism. Okay? As long as syempre, nandun yung slider at meron tayo ditong crank. Kaya siya ay tinatawag na crank slider mechanism or dito nakasulat ay slider crank mechanism. Okay? Okay pa? Pero ako DC na? Okay pa po, sir. Okay pa, sige. Iyo? Continue tayo. So, ito yun na nga yung unang apat. Ang sunod natin ay yung natitirang dalawa. So, pinagsabay, kaya nga meron siyang bukod na discussion kasi kung napansin, ito yung dalawa kanina. Yung cam at yung gear. So, based sa function, meron tayong cam. Cam is any type of solid with surface contact. So designed as to cause motion to a second place called the follower. So merong solid na may in contact, surface contact doon sa follower at yung follower na yon ay nagko-cause ng motion. Na yung motion na yun ay dahil doon sa contact ng ating tinatawag na cam. At yung gear ay simply tooth wheel lang siya that is used to transmit motion from one shaft to the other. So doon muna tayo sa cam. So yung cam, again, ang meron nga siya ay solid na may surface contact. Kaya ito yung iba't ibang klase ng cam natin. Yan. So yung cam. Tapos yung nasa ibabaw ay tinatawag natin follower. So focus muna natin dito. So katulad na sabi ko, itong parang avocado ito. Avocado, kasi ito yung pinakaboto. Tapos ito yung avocadong yan, yung tinatawag nating cam. At yung nakadikit sa kanya, ito yung follower. Nasabi kanina, yung pinaka-motion ng follower ay depende dun sa yung pinaka-perimeter. O yung perimeter ng ating cam. Kaya dito, kumbaga ito tataas, kasi pag umikot, ito na lang siguro. Kapag umikot ito ng pagganito, or ano pa siya, counterclockwise direction, so kung napasin nyo itong slope na to, di siya perfect na bilog, di ba? Hindi siya perfect na bilog yung ating cam. Kaya ang gagawin pag umikot ito, yung ating follower ay susundan niya lang, pataas siya dito. No. Dahil siya pataas, so therefore ito yung magpapataas. And then, et cetera. So habang umikot ito, susundan niya siya. Kaya ang tawag sa kanya ay follower. Yan. Sinusundan niya lang yung ang ginamit na turn. Ang ginamit niya turn. Ito, surface contact. So kailangan siya ay magkaroon ng surface contact doon sa cam para masunod yung kanyang profile ito, yung profile ng ating cam. Or pinakalabas, so perimeter na lang yun. Basta kailangan niya masunod yung itsura ng perimeter ng ating cam. Ang madalas na gamitan ng ating cam ay yung sa sasakyan. Yeah. Diba sa sasakyan niya ay may tinatawag nga tayong cam or camshaft. Kasi nga doon sa camshaft, nakalagay ang ating cam na yung cam ay ginagamit para mag-open at close
ng ating intake and exhaust valve. May mga sasakyan, siguro inaintindihan ako doon. So baka kasi yun yung pang-open at pang-close ng intake at exhaust valve, yung cam na yan. So pag ito'y tumaas, tataasin din ito. O yung pagtaas na yan, meron siyang corresponding motion doon sa ating mga valve or barbula. So sasakyan. Ito na siguro. Okay. Kasi ito naman ang ay pag-uusapan natin sa part ng finals. Kaya daan pa lang. Kasi ay may follower, kaya nga siya follower, sinusundan niya lang yung profile ng tab natin. And then next na ay yung ating gear. So gear na ay tooth wheel. So wheel na may ngipin. Kaya ito. So ito yung tooth wheel na sinasabi kanina. Pero kung tulad na napansin nyo, hindi lang limited sa ganitong itsura yung ating gear. Meron pang paganito, yan o. Nakahiga yung isa, yung isa'y nakatayo. Tapos kung napansin nyo, iba itsura. Ito ay iba itsura yung, iba itsura ng gear. Tapos hindi lang lagi siya pabilog, tulad nito. Ito talaga ay diretsyo. At hindi lang palaging nasa labas. Ngipin, pwede rin nasa loob. Ito, nasa loob yung kanyang ngipin. At hindi lang laging limited sa pagganon. Okay. Palabas na ganon ang ating top, pwede rin siyang ito. O yung ngipin niya, yung top, o yung pagganon. So pwede rin siyang paikot. Okay. So depende ko nung type ng gear meron tayo. So ito yung iba't ibang klase ng gear. At yan nga yung, huwag kayo mag-alala, yan yung pag-uusapan. Kaya dinadaanan ko lang kasi yan yung pag-uusapan natin ito ngayon para sa cam. Ito naman ma'am, later, para sa gears natin. Yung mga yan. Basta yan yung mga yan sa gear. Yan yung meron sa gear. Next naman ay proceed naman tayo sa may part ng joint. Again, ang joint ay kung saan magkakadikit ang mga link natin. Yan yung nagduduktong sa link natin. So meron tayo dito common types ng joints. So for the common types of joints, ito lang siya. So, ang gamitin natin madalas din ay yung 1 at 2 na tinatawag nating pin joint, yung 1, at sliding joint, yung number 2. So, revolute joint or pin joint, at yung isa naman ay prismatic joint or sliding joint. Then yung natitira pa ay cam or gear joint. So kahit maghiwalay siya dito, o dito, maghiwalay siya dito, ay isa lang din palang kanyang motion. Kaya maghiwalay siya. And then yung tinatawag na rolling pin. So siguro mas maintindihan natin pag pinakita ko yung sample. So this is what we call a revolute joint. So ito pa rin yung joint. Sumunod ko lang. So ito yung joint. So kaya naging revolute. Napasin niya revolute siya. So kaya siya tinatawag na revolute joint kasi pwede pa rin umikot yung number 2 with respect to the number 1. So pwede pa rin siyang umikot. Kaya ang ating tawag sa kanya ay revolute joint kasi umiikot lang po. Or pin joint. Ayan. Ito yung madalas kong itawag sa kanya, pin joint. Yung pin joint. At ito yung kanyang schematic representation. So either may tuldok na lang siyang highlight or katulad nito, may buo yung bilog natin. Tapos ito yung dalawang link na parang corresponding niya. Doon sa mismong joint. At isa pang tatandaan na ito, 8 degrees of freedom. So pag mayroon nga tayong pin joint, ay meron lang tayong pure rotation. So pure rotation lang siya. So yun to, kung kayang umikot, 360 degrees. So kaya siya ang tawag sa kanya ay pure rotation. At dahil siya pure rotation lang, kaya siya din siya nandito sa tinatawag natin degrees of freedom, kasi ito yung number mismo ng degrees of freedom na meron yung ating pin joint. Yung pin joint niya ay isa lang yung kanyang degrees of freedom. So kaya nasabi ngang isa lang degrees of freedom natin dito. Kasi nga isa lang yung pwede niyang gawin. Rotation. Diba sabi ko nga kanina meron tayong dalawang type ng motion. Wala yun kasi.
So meron nga tayong dalawang type ng motion, yung translation and rotation. Translation and rotation. So dito, sa pin joint ay rotation lang siya or pag-ikot, walang translation. Kaya, dahil doon, isa lang yung kanyang tinatawag na degrees of freedom. Kaya siya revolution. Revolute or rotation. Katuktok naman yung mga term na yan. Yung revolute at yung rotation. And then next would be yung prismatic joint or sliding joint. So sliding joint, ibig sabihin siya ay nasa may part ng sliding. Or slider. Katulad nito. May natago dyang number 2. So may number 2 na kung saan nag-i-slide yung 2 dun sa 1. Ito, nag-i-slide dun sa 1. Or pwede sabihin nga natin yung 1 ay nag-i-slide along dun sa number 2. Kaya mayroon siyang sliding sliding joint. Pero itong sliding joint. So kaya siya tinawag na prismatic joint dahil nung itsura ng possible niyang in contact or connection yung dalawang ito. So for example, itong ang one dito sa side na to, dito sa may side na to, ito side na to. So dito, ang surface area in contact nito sa one, doon sa two ay para pa ganito. Pag ganyan yung area dito sa side na to. Pero hindi lang yun yung area na contact ng ating 1. Meron din siya dito sa taas. So sa taas, hindi pa ganito yung kanyang itsura. Nasa taas. At ganun din yung natitirang dalawa doon sa likod at dito sa ilalim. So meron siyang prism at meron din prism. So kaya siya ay tinawag na prismatic joint. So kaya siya tinawag ng prismatic joint kasi nga nagkakaroon tayo dito ng tinatawag na prism. So yun yung picture ng prism na dito na in contact. So baliwala yung magkabilang dulo ha kasi wala naman talaga doon prism. Ang meron lang dyan ay yung nasa labas na pagano. So kaya meron tayong tinatawag nga na prism joint or ang tawag term sa, or another term sa kanya ay sliding joint. So nag-i-slide din yung ating link. Then for degrees of freedom, isa lang din siya. Kaya siya isa lang kasi pure sliding or pure translation lang yung ginagawa niya. So movement back lang siya at forth. Puro pure sliding lang or translation ng kanyang motion. So so ang sinin ito yung freedom ay kung ang kanyang pwedeng gawin na motion. So ito ay umiikot lang, walang sliding dyan. Dito ay sliding siya, hindi siya umiikot kaya nga ginawa dito. Kaya nga ginawa itong square para hindi ito umiikot yung mga. Pero meron pa rin nga tayo prismatic joint or yun pala, number of degrees of freedom ay 1 for the pure sliding na motion. Then next ay yung cam and gear joint. So pagdating dito sa cam and gear joint, so kung napansin nyo, under degrees of freedom ay dalawa. So dalawa ang kanyang degrees of freedom. Okay. Kaya siya naging dalawa kasi ito yung nasa loob. Pareha siya nagro-roll at nag-i-slide. So katulad nito yung cam. Okay. So umiikot yung number 1. Yan. Umiikot yung 1. So therefore, nagro-roll siya. Yan, nagro-roll. At nag-i-slide. So therefore, kumbaga itong 2 ay nag-i-slide with respect to 1. Habang siya ay umiikot yung 1 natin. So pag rolling and sliding, so siya ay under ng tinatawag nating
cab or gear na join. So again, 4 degrees of freedom, ito nakasulat naman number 2. Kasi nga, kaya siya na, kaya 2 yung kanyang degrees of freedom, kasi nga, dalawa yung pwede niyang gawin. Magro-roll and mag-i-slide. Kaya dalawa. Kasi nga, dalawa yung kanyang pwede niyang gawin. Roll and slide. Then last ay yung rolling contact. So pinakaiba ng rolling contact doon sa kanila, sa kanina ay yung mismong motion niya ay rolling lang. Okay? Or rolling without sliding. Sliding pala. So rolling without sliding. Ano ba yan? So rolling without sliding. Siyempre assuming na hindi mo pipigilan yung pag-ikot ng 2. Okay? So kapag dire-diretso yung ikot ng 1, okay? So rolling lang siya with respect to 2. Unless nga, pigilan mo yung 2, magkakaroon na ng sliding dito na action sa 1 papunta sa 2. Pero kung hayaan lang natin umikot yung 1, ang transfer lang motion ng natin papuntang 2 ay purely rolling contact. At pag rolling contact, ang meron lang tayo, nagro-roll lang siya at walang sliding. So rolling without sliding. Kasi pag rolling without sliding, ang degrees of freedom lang natin dyan na iwan. Kasi ang ginagawa niya ay umiikot lang. Nagro-roll lang siya. Okay. So yan yung 4 na common types ng joints. Oh, mahalaga yung degrees of freedom na yan. So ito yung representation niya. So meron tayong line. Okay. Tapos ito yung sliding. Tapos come in gear. And then yung rolling contact natin. Yan yung common types ng joints. Next ay based sa type ng contact. So based sa type ng contact. So meron lang tayong lower pair and higher pair. So lower pair ay kapag surface contact yung contact mismo. Okay? So yung contact ibig sabihin yung pinagdidikitan ng dalawang link natin. So surface means surface area. So kapag area, yung contact natin ay yung tawag natin sa kanya ay lower pair. So for example, yung ating dalawang common, yung pin joint at sliding pair. So yung pin joint, so napansin nyo, ito yung dalawa nating, oops, abagal. Mabagal, hindi kaya pag-zoom in. But anyway, so ito nga yung dalawang link natin. Ito yung link 1, kumbaga ito yung unang link, tapos padalawang link. Tapos may nakatuhog sa loob na pin joint, kaya nga may pin joint. So pin. So yung area or yung in contact dun sa dalawang link natin ay ito. Ito ay itsura ng pinagko-contact niya. Yung tinatawag nating lateral surface area ng cylinder. So cylinder yung kung napasin nyo, bilog na yung dulo. Okay. Tapos nakatusok siya, kaya nga pin joint. Pero yung in contact dun sa mga link natin ay itong labas yan. Kaya may linyang pa ganun. Ayan. So kaya may linyang pa ganun. Kasi nga ito yung may contact dun sa dalawang link natin. Ito at dun sa dulo. Ito ay wala. Yan. Itong nandito ay yung nakikita nyo dun sa dulo nyo. Na walang contact dun sa ating mga link. Okay? Kaya therefore, ang area natin, ang contact natin ay area. Or tinatawag nating lateral surface area ng cylinder. Labas lang. Excuse lang saglit. Tingnan natin. So meron nga tayong surface area, yung sa cylinder, yung nakapalibot sa kanyan, tawag nga natin doon ay lateral surface area. Okay? So kaya yung area na yun, yung sinasabi ko kanina, under lower pair. So area yung ating contact sa pin joint. So yung sliding pair naman or prismatic joint. Okay? So ito yung kanina, sliding joint.
So yung contact nga kanina ay yung labas or dito na lang po, ito yung kaninang box do sa slider natin. Yung in contact sa kanya, ito yung ground kanina. So yung contact niya ay area pa din. Yeah, pag area, so therefore under siya ng tinatawag nating lower pair na joint. Basta area, yan, area, isabihin itong surface sa area, under siya ng lower pair. And then, kapag higher, ito pala, ito pa yung mga ibang, iba't ibang klase pa ng lower pair joint. So ito nga yung common, yung hinge, yung pin joint and sliding pair, slider. So, meron pa tayong screw, meron pa tayong cylinder, and yung spherical. So area pa rin kasi ito, kaya nandito siya. Area, yung mismong labas ng sphere. Yan, area pa rin naman yung in contact. At lalo na itong planar joint. Yan, kasi nga in contact siya ay area lang. Basta area, ang tawag natin sa kanya ay lower pair joint. Pero yan nga, nakita nyo dito sa tabi, yung number of degrees of freedom is magkakaiba pa rin. So pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3. Basta kasi pinag-uusapan lang kasi dito ay kung ano bang area ng contact sa kanya. Hindi pala nakita dito yung area. But anyway, pwede lang tayo limited sa 1, pwede rin siyang 2 at 3. Yung number of degrees of freedom. As long as yung contact niya ay area, so under siya tinatawag natin lower pair joint. Then yung higher pair joint naman ay, kung kanina ay area, ngayon naman ay siya ay point or a line. So yung contact naman ay point or a line. So isang sample ay yung cylinder na in contact sa isang flat surface. So yung cylinder na in contact sa flat surface, yun yung may arrow doon, yun yung kanyang contact. At ang contact natin doon ay line. Yun, nakalusulat dito, line contact. So dahil line yung kanyang contact, so therefore under siya nung tinatawag natin higher pair joint. At para naman doon sa point contact ay yung bola na in contact naman sa flat surface. So yung bola in flat surface, point contact naman siya. So kaya siya ay under ng higher pair joint. Again, ulitin ko lang. Dito na lang, lower pair joint niya ay surface area or area na lang. Area yung kanyang contact. At kapag point at line ay higher pair naman ang tawag sa kanya. So marami pang sample dito. Ito yung kanina. Yung cylinder at yung ball. Pero yung cam, okay, sama na rin siguro natin yung gear ay, kasi kasama naman talaga siya, ang nangyari, ay pare silang nandito sa higher pair joint kasi ang contact niya lang yung straight line dito, katulad nung sa cylinder. And iba lang yung itsura niya, but still, parang sa cylinder pa rin na line yung kanyang contact. Ayan, so marami pa, ball in cylinder and special point na contact. Again, hindi kasi siya nakabase sa degrees of freedom. Yun, pwede pa rin siyang 1, may 2, may 3, hanggang 5. 1, 2, 3, 4. Basta ang pinag-uusapan lang, kung ano bang itsura ng contact ng dalawang link natin. So yun yung higher pair. Ang next ay yung number ng motion allowed. So based sa number of motion allowed. So madali lang siya. So either 1, 2, or 3. So 1 degrees of freedom na joint, 2 degrees of freedom na joint, or 3 degrees of freedom na joint. Pero yan, no, nakasulat naman sa tabi, maliwanag naman dito na yung 3 degrees of freedom na joint ay pang 3D lang. Okay? Kasi ang katulad na sabi ko kanina, ang pinag-uusapan nga lang natin ay plane motion. So 2D, mostly 2D yung ating pinag-uusapan. So movement natin ay laging 2D. So gusto ko lang pakita dito na meron pa rin tayong greater than 2. So, hindi lang tayo limited sa 2 degrees. Okay. Yun nga lang, kapag humigit na sa or 3 or more na siya, magiging 3D na yung ating mechanism. Okay. So, 1 degree of freedom na joint ay yung ang dalawa na pinag-usapan natin, type ng motion. So, either okay, translation or rotation only. So, yung pin joint kanina ay rotation nga lang siya, kaya siya under ng 1 degree of freedom na joint. At yung slider, hindi nga lang kita dito, pero yung slide joint natin, sliding joint natin ay ito. Ito nagdudukong sa dalawa. Ito yung slider, kasi ito yung ground. So pinagdidikit pa rin naman niya yung dalawang link natin. Yung link na
Snyder at yung ground natin. Kaya ito i-consider pa rin as joint yung line na yun. Dahil unit joint, translation lang ang pwede sa kanya, kaya siya ay under ng 1 degree of freedom na joint. Basta isa lang yung kanyang pwedeng gawin. Either, or naman translation, ito para translation, or rotation only. Pero pag pinagsabay na natin yan, ayan, rotating and translating, edi siya ay 2 degrees of freedom na joint na siya. 2 degrees of freedom, nagro-rotate and nagtatranslate. Or rolling and sliding. Tulad itong bilog na ito, sabihin natin cylinder, yan. Ito ay 2 degrees of freedom na joint kasi siya ay, yan, kasi yung point na yun, yung contact, ay doon umiikot, yan, kaya may bababang ganun, na arrow, kasi siya ay umiikot, yun ang pinag-iikutan, so therefore, rotating siya. Then, nagtatranslate translate kasi siya dahil nag-move forward yung ating cylinder habang siya nagro-roll. So therefore, ito ay 2 degrees of freedom na joint, yung mismong joint na yun. Kasi siya ay nag-rotate at nagtatranslate kasi nag-move forward yung ating cylinder. Then another example ay yung ito. So hindi ko lang nalagyan ng label. So tawag natin yun ay pin in slot. So may pin tapos may slot. Kaya siya ay pin in slot. Kasi parehas sila tulad na nakita nyo dito. Meron tayong delta x or yung ating translation. Tapos meron nga tayo dito ito na delta theta na rotation. Kaya sabay siyang or pwede siyang gawin ng ating pin and snap. Then higher than that ay yun nga 3D na yun. Kaya 3D na yung ating mechanism. Kaya kung napansin nyo, 3D na rin yung drawing natin. So ito yung spherical. Yan, meron siyang tatlong freedom na joint. Tapos itong plane, na nasa plane. Yan. Pwede siyang umikot, tapos pwede siyang magpupunta dito, at yung cylinder, pwede siyang mag-roll different direction at mag-move pupunta dito. Again, ang focus nga lang natin ay hanggang 2 degrees of freedom. So, dito pinakita ko lang na pwede pa rin maging higher than 2 yung degrees of freedom. Yun nga lang, magre-require na tayong magkaroon ng 3D na mechanism. Kasi nga, ulitin ko lang, nakafocus nga lang tayo hanggang 2D or planar motion lang yung ating mechanisms. Ba? Malapit na naman, konti na lang naman. And then next ay based sa nature of mechanical constraints. Okay? So kung paano siya constraint. Yung movement niya. Okay? So, yung isa ay closed pair at yung isa ay unclosed pair. So, hinahilite ko na lang, siya ay held together mechanically due to their geometry. At yung unclosed pair naman ay held together by an external force. So, yung isang sample ay yung nag-i-slide dun sa slot natin. Okay. So, siya ay tinatawag na closed pair or another term ay form closed. Kasi kaya siya form closed. Yung mismong form, okay? Yun yung nagko-constraint sa kanya para sa kanyang motion. Okay? So siya ay mag-move lang doon, left and right dahil ng form niya. Ganon din yung ating pin, dahil nga siya ay pin. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi mag-rotate dahil ng pin niya. Pero yung unclosed pair or forced close, okay? Yung contact niya, ito, diba? Ito yung unang link, yung follower, another link yung ating cam. So, magkakaroon siya ng contact between the two as long as merong, yan, nakasulat naman dito, spring-loaded or itinutulak natin yung follower towards sa cam. Kasi kunyari, ito ay nagbubpataas yung cam, hindi magbubpataas din yung follower at hindi natin ipipress pababa. Pag bumalik pababa yung cam, hindi na magbubpababa yung follower natin kasi nga walang force na nagtutulak pababa para dun, para siya ma-maintain itong contact na ito. Yung contact na sinasabi ko, yung mismong yun, yung tuldok na yun yan. Yung tuldok na ito. Yan yung contact ng ating follower dun sa ating cam. So para ma-maintain itong contact na to, di laging merong force na nakapagbayan. Okay, nakasulat dito. Siya ay spring-loaded. Then, last, constrained motion. Okay, so, in kinematic pair,
If one element got only one definite motion, so meron tayong constrained motion. So under constrained motion, meron tayong tatlo. Isang complete, isang successful, at isang incomplete. So para maging complete yung constrained motion, ay definite yung kanyang motion with respect sa direction ng force na naka-apply. So define yung kanyang motion kahit paano mo siya applyan ng force. Okay? So syempre yung ating mga slider at yung pin joint. Pero bukod doon sa pin joint, kung napansin nyo, meron ditong yan yung may harang para sure ang ang movement niya lang ay rotation. Kasi pag wala tong harang na to, itong cylinder na to ay pwedeng mag-move. Yan, no? Kaya meron ganitong drawing ako nilagay. Kasi pag wala itong harang na ito, pwede siya mag-move left and right. So para ma-prevent yung left and right motion niya at para ang pure rotation lang yung kanyang movement, nalagyan natin ng harang dito. Kaya siya ay completely constrained yung motion. Ito naman completely constrained yung motion kasi yun, naka-envelope siya dun sa nasa gitna. Kaya wala siyang ibang pwedeng gawin kundi mag-move according to this direction niya, itong arrow na ito. Kaya yun lang siya talaga ang kanyang motion. Kaya nga completely ang constrained yung motion niya. So definite yung kanyang movement. Okay? So ito, iikot lang, ito ay mag-move according to this direction. Itong link natin na to. Then successful yung ating constrained yung motion if the pairing ay merong other means. At yung other means ay sabihin natin may force para ma-constrain yung motion natin. Isang sample ay ito. May shaft, tapos merong sabihin natin kung bakit yung sa paa. Yung paa, di ba may rubber doon na stopper. So para ma-maintain yung contact tong shaft dun sa ito ay foot bearing, footstep bearing. So merong nagtutulak pa ba doon sa shaft. So as long as merong nagtutulak pa ba itong tinatawag yung load, may contact tayo between the shaft at itong foot bearing. At ang mangyayari kung paano gumalaw yung shaft, yun din yung movement ng ating footstep bearing. The motion of the shaft in a footstep bearing becomes successfully constrained when the compressing load, yan, compressive load is applied to the shaft. Pero pag inangat mo na yan, edi wala na. Wala nang constrained motion. Ang mangyayari na nga lang ay malalaglag na nga lang itong footstep bearing. Kaya yung minsan, di ba, pag yung mga upuan na may rubber sa dulo, diba, pag inangat mo, wow, nalalaglag yung parang rubber stopper kasi nga nawawala na yung kanyang pagiging constrained, pagiging successful ng constraint. So as long as, yan, hindi mo iaangat yung parang upuan natin, yung mga rubber sa dulo, ay hindi mo matatanggal. So yun yung malapit na pwede kong gawing halimbawa for our successful constrained motion. At yung last ay incomplete constrained motion. So incomplete. So pwede pa siya magkaroon ng more than one direction ng motion. So katulad nung kanina, yan, kapag tinanggal kasi natin yung harang kanina, yung sa complete, diba yung complete? Ay, yung complete constrained motion niya. Pag tinanggal natin ito, ito na siya. Magiging under na siya ng incomplete constrained motion kasi nga magkakaroon na siya ng movement. Ito, yung according to or left and right motion bukod sa rotation yung ating shaft na ito. Okay? So kaya incomplete yung constrained yung ating motion. Okay, ang ganda na muna. Continue na lang natin. Kaya na ba? Bukas ba? Basta continue na lang natin. Susunod. So, any questions? Tapos sa diniscuss natin. Yes? Ay, nga pala. Sige, sige. Ano lang? Paano na lang kita tatawagin? Sige. Sa panang name kita tatawagin? Peter po. Peter, sige. Thank you po. Sige, walang problema. Okay. Okay. Magche-check na ako ng attendance. Parang kulang kayo. Log in sa Google Meet. Ha? Mag-mute muna ako.
So again, any questions? Eh? None po, sir. Wala naman. Sige. So, siya sige. So, kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. So, see you next meeting. Bye! Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.